World Title Fight ni Danito Danaire kalaban ng Hapones at Ishioka. Body shot. Body shot from Pagara in the next minute. Good. Oh, beautiful shot. That's... Again. Oh, he dropped it. He's going down. Pinanganak sa Cagayan de Oro City ang nakakatandang kapatid ni Albert Pagara na si Jason Pagara. Sa edad na 14 anyos ay lumaban na nga ito sa professional boxing. Sa 45 laban ni Jason ay babalikan natin ang kanyang naging laban para sa bakanting WBO International Super Light title. Espesyal ang naging laban na ito para sa ating kababayan sapagkat maliban sa WBO belt ay isang rematch ang laban ng Pinoy versus Mexico na kung saan natalo nga si Pagara via unanimous decision sa unang paghaharap nila. Ang kalabang Meksikano na si Rosbel Montoya ay may kartada na 36 wins with 30 knockouts at may 4 na talo at 1 draw, habang ang Pinoy na si Jason Pagara ay may kasalukuyang kartada na 28 wins with 17 knockouts at 2 talo. El Niño Pagara. Naganap ang laban na ito noong Agosto 18, taong 2012 sa Cebu City Waterfront and Hotel Casino. Robela, les piti las reglas, ha? Kung gustuario. Gani lang itagaan ko. Explica na din ang instruction dito, okay? Buena suerte, good luck, touch gloves. Fight, so let's see. Gustong makabawi ni Jason Pagara dito sa laban, kaya pinagbuti niya ang pag-iinsayo at makikita naman natin sa postura ng mga galaw niya dito sa round 1. Yeah, yung experience ang magpapana. So he says he knows what he needs to do. Malakas ang binibitawang suntok ni Pagara at sa ginagawa nitong pag-atake ay halatang kampante ito at napag-aralang mabuti ang kalaban. Trained over, sparred over 100 rounds. He's... So big test ito para kay Jason. Kailangan manalo siya dito. Pagkatapos kailangan ng variety of sparring partners pagkatapos para modern technique sa training. World title fight muli ni Donito Donaire kalaban ng Hapones at Ishioka. Good body shot. Body shots from Pagara in the next minute. And he goes down. Down. Explosion from Jason Pagara. First time nakita ko si Jason, 16 years old, debuted as a professional. Good body shot again. Alam mo, yun ang gusto ko, yung body shots. There goes the bell, end of the round. Good round for Jason Pagara. Enjoying the fight, round number 2. It's late. Nadali sa bodega si Montoya sa unang round. At dito nga sa round 2 ay naging punteriya na ni Pagara ang kanang bodega ng Meksikano. Pero it's not an easy target itong si Montoya dahil lumalaban na rin ito at malalakas din ang binabatong suntok. Knockdown in the opening round. Yeah. Really intense. Montoya with good body shots again by Pagara. 29 knockouts in 34 wins. That's a very high percentage. Good body shot again. Maganda yan. Dendrix Tapdasan, good right and good left again by Pagara. He's correcting with some low blow. Dos beses, mas arriba. See? Ah, maroon naman. Be comfortable stay while we're here sa Cebu City. Maganda ang pinakitang laban ni Pagara. At dito nga sa round 3 ay nasundot ulit ng Pinoy ang kanang bodega ng Meksikano. Dahilan kaya ito ay bumagsak. Pagara fighting very well so far in the first 2 rounds. Rematch po good ito. Good body shots again. Good. Oh, beautiful shot. Namilipit sa sakit si Montoya at nailuwal ang kanyang mouthpiece. Nakatayo pa ito sa bilang ni Attorney Dendrix Tapdasan. I think he's... Dendrix raises his hand. No, you mean Jason. No, he spat out his mouthpiece. No, Pagara held his... Alam mo na yung he spread out his mouthpiece, that's a tactic to waste time. Okay, Pagara will go after him. Pero bumagsak ulit sa isang body shot ni Pagara. And he's down again. Uno, dos, tres. Ah, he's counting. One, two, two knockdowns in this round. Pagara,
Can't get careless. Kailangan. Timing. Timing. Body shots again. Hard body shot on the left to the side. Bugbug sarado na itong bodega ni Montoya, pero nakatayo pa rin at lumalaban. Pagara landing sa vicious body shots. Montoya trying to come back with body shots of his own. He was right. He's come prepared for this fight. Two knockdowns. Dendrix Pagdason didn't want him, but maybe he just spat it out after he was hurt. Good body shots again. But Montoya trying to come back with body shots of his own against Pagara. 30 seconds to go in this round. Slightly low blow by Montoya. Another good combination by Pagara. Montoya misses with the right. Maganda laban ito. Bakbakang talaga. Final 10 seconds. Happy tonight sa performance ng kanyang mga boys. Round 4. Nakakamangha ang recovery ng Mexicano. Unexpectedly dito sa round 4 ay binalik nito kay Pagara ang mga ginagawang pag-atake sa bodega. Montoya is now fighting back and he's doing the same tactic of Pagara by working to the body. Low blow. Pagara concentrating on the body and Montoya doing the same thing. It's amazing. The break is only 30 seconds now, but it's amazing what 30... Oh, good nice, right hand. Straight again. Pagara goes after Montoya. Not take any chances. Do what he's doing already. Go to the body. Montoya shakes his head. Good left, and he came back with the right. He works with the body himself. Warning, Arriba. Otra vez, one more time. Así es. Yung problema ni Pagara, while he's connecting to the body, he's also taking too many body shots. That's going to weaken him. Because Montoya hits hard. He's got 29 knockouts in 34 wins. So that means he can punch. Tuluyan na ngang naka-recover si Montoya dito sa round 5. Maganda din ang naging conditioning ni Pagara at nakakatagal din sa mga body shots ng Mexicano. A spike for the night. Pagara using the jab. Montoya trying to come back. Parang naka-recover talaga yung Mexican, no? Yes. He regained his composure. And Pagara has taken some body shots. You have some of those Mexican fans shouting, andale. It means like, vamos. It's like, come on, let's go. Pagara, good body shots. Another good left and a right uppercut by Jason Pagara. Again. See? Just picking right, right now. Right uppercut, but Montoya comes back to the body. Hanggang sa isang minuto na lang bago matapos ang round, ay lumamang si Pagara sa mga kombinasyon. Yeah, he's taken some vicious body shot. Another good body shot on the right by Pagara. Good right hand by Pagara. Little too much out of range. Another looks like a little low, but that's all right. He's working to the body and Pagara should cover up against those body shots. He's getting caught to the body too many times. Good left uppercut by Montoya. Nice. Ah, good flurry. Tingnan mo yung mukha ni Bibig ni Montoya. It's open. His mouth is open. He's tiring because of the body shots of Jason. Jason connects another combination. Hanggang dito sa round 6 na nga lang umabot ang round na ito. Tara at panoorin natin kung paano tinapos ni Jason Pagara ang magandang laban. Good left uppercut. All right, good nice left. 1-2. Good combination by Pagara. Beautiful awesome. Combination. He's going after Montoya. Crash into the body. Hammers him all over the ring. In a habol, all over the ring. See Pagara. See Montoya waiting to... He crouches and you can see he's trying to get leverage to throw the body shot. Now Jason catches him with the body shot and he backs off. More body shots by Pagara. And Montoya is in trouble. Yeah. You can see that. Hanging on. Another hard right to the body. Uppercut by Jason and Montoya. He's hurt. He's hurt. Hurt. He got hurt. Na, mabaga lang suntok.
Yung bagal na yung mga counter niya. Yung kanan to the arm hurt him. Again. He crumpled. He's going down. Down. He's gone. He's done. Oh, it's over. All right. And Jason Pagara gets his revenge. I think yung feeling ko, Montoya hurt his hand. Hanggang dito na lang, kaibigan. At kung nagustuhan niyo po ang ating video, ay pakipindot naman ng like at subscribe button. Nag-a-upload po tayo ng video, isa o higit pa kada linggo. Maraming salamat. At 1 minute and 41 seconds of the 6th round, referee Derek Stapdason stops the bout. You have a winner by technical knockout. And the new WBO International Light Welterweight Champion, Jason El Niño Pagarra.